Okay, how's everything? Kamusta kayo dyan? Sa araw na to is meron tayong duty na gagawin. At ang duty na yan is to open and govern the day. Yan ang gagawin natin ngayong araw na to. Napaka-special ang araw na to, guys. Hindi ko magawang i-vlog ang araw na to kasi sa araw na to, January 21, 2001, isang first stated meeting ng ST Kendall No. 109 under the supervision of the most worshipful Pinoy Grand Lodge of Washington and its jurisdiction. Ito yung kauna-unahan na stated meeting na magaganap sa luhiyang ito. Sa oras sa 2 o'clock is mag-start ang meeting namin. At yun. Ang totoo is gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga taong naniniwala. Gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumusuporta. At gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Salamat sa inyo. Basta excited ako ngayong araw na to. Excited akong simulan ang bahay na to. Excited ako na sabihin sa buong mundo na Pinoy Prince Hall ang may dala nito. Pure Filipino masonry. Pinoy masonry ang may dala nito. Pure sa bansang ito. Sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng tao na may itindi sa akin. Alam ko naman na mahirap akong intindihin at madalas ako ma-misunderstood ng mga kausap ko. Kasi yung iniisip ko is hindi lang siya naging idea kung hindi nagawa ko na. Parang ganun. Kaya siguro madalas ma-misunderstood ako ng mga kausap ko. At lalo-lalo na yung mga taong hindi ko alam kung ano yung gusto nilang sabihin sa akin or meron silang iniisip sa akin. Basta, salamat din sa inyo. Kasi kung wala kayo, hindi magiging ganito yung way ko kung paano mag-isip. Hindi magiging ganito yung way ko kung paano. Hindi magiging ganito ako, siguro. Kung hindi dahil sa mga hindrance and trials na dumadating or hindi naman trials. Kaya lang is, alam yung bagay na alam mong hindi ka mali. Kaya ang hirap tanggapin na mali ka. Diba? Kaya lang, sabi nga naman sa Nari, pag mali ka, humingi ka ng sorry. Pag tama ka, paglaban mo kasi honor mo yan. Hindi babaw down ng masunarya para lamang sa isang ignorance and fanaticism. Hindi gagawin ng masunarya yan. Hindi ka rin mag-isip ang isang mason. Tandaan niya mga ganyang bagay na siguro iba yung puso natin sa masunarya. Yun lang yun. Hindi ko alam kung paano ko explain pero kakaiba tayo as individual. Unique tayo bilang sa pagkakabuo natin bilang tao, syempre unique tayo. Sabi nga ng Desiderata, even the dull and ignorant, they do have their story. Do not compare yourself to others, for there's always a greater, lesser person than yourself. Tandaan yan, guys. Masasabi kasi may kanya-kanya tayo ng kakayaan bilang tao. Ayun lang, basta maging totoo ka lang, mag-enjoy ka. Yun ang ano ko sa buhay eh. Panuturan ko sa buhay eh. Satisfaction. Maging satisfied. Open-mindedness. Para ma-enjoy mo kung ano yung meron ka. Hindi mo naman kailangan ng madami. Hindi naman lahat meron. Hindi naman lahat is naiintindihan ng buhay. Kahit pasabihin natin na nasa inang lahat. No, hindi. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng maging nasa iyo ang lahat. Kasi walang perpektong tao at walang perpektong buhay. Alam natin yan. Ayun lang, masaya ako sa araw na to. Kasi lahat ng sinabi ko at lahat ng iniisip ko ay nagkakatotoo. Ayun. Siyempre, sa tulong yan ang lumigha. Sa tulong na, sa guide ni Gauto. Kasi meron akong practice na ginagawa sa buhay ko eh. Na pag iniisip ko ang isang bagay, dapat gagawin ko.
na pag sinabi ko ang isang bagay, dapat gagawin ko siya. Pag nagplano ako, dapat yun ang mangyayari. Alam natin na, ano yun, na ironic at alam natin mahirap mangyari. Kaya lang, napaka-powerful ng mind. Ang mind natin na magdidikta kung sino at ano ang gagawin mo sa buhay at kung saan ka patungo sa buhay mo. Yan ang pinakang, hindi ko alam kung tawag sa ganun eh. Nararamdaman ko lang siya at nakikita, pero hindi ko alam kung ano yung italyanong tawag sa kanya. Pag inisip mo isang bagay, dapat gagawin mo. Ayan, isa yun sa mga rules ko sa buhay. Pag nagsalita ka, nagbitawan ng salita, dapat yun ang magiging kahinatnan. Wag na wag ka magbibitaw ng isang salita na hindi mo kayang gawin. Pag hindi mo kayang gawin, humingi ka ng sorry. Balikan mo siya pag kaya mo na. Ganun lang naman. Hindi naman laging na magagawa natin ang isang bagay. Laging may limitasyon. Laging may sukdulan. Thank you nga pala sa anak ko, Franklin Xavier. Sabi ko nga lagi is fulfilled na ako sa buhay na meron ako or sa buhay na nakita ko at sa buhay na naramdaman ko at sa buhay na nangyari sa akin. Ang bata akong dumating doon, as in, napakabata. At ang bata ako din parang nag-retire sa mga bagay-bagay. Ayoko rin naman ng ganun. Kaya lang, mararamdaman mo siya eh. Ikikilos mo siya. Iisipin mo siya. At ikaw na mismo yung aagwat sa mga bagay-bagay na Anong sabi ng Desiderata? Surrendering the things of the youth. Sabi ng Desiderata. Kasi, sorry guys, lagi niyong naririnig sa akin na lagi kong binibigkas ang Desiderata. Kasi ito ang kwento dyan guys. Kasi nung nagsisik ako bilang sa Mason, ayaw nila sa akin, as in, ayaw nila sa akin. Hindi pa lang kung bakit ayaw nila sa akin, kasi nagsasalita ako ng bagay na wala pa naman ako doon. Hindi naman ako doon, kaya lang, yung sinasabi ko at yung binibitawan ko is unknown sila. Kaya, siguro, sobrang pagbabasa ang nangyari sa akin ng panahon na yun. Ang ganito ang nangyari. Gusto ko pumatok sa masonry. Ang sabi nila sa akin is bago ka namin i-entertain, dapat magpakitang ilas na muna. Siyempre, ganun nun. Kahit napakahigpit ng grabe. As in, imagine niya, 2009 ako nag-knock. Napagbigyan ako ay 2013. Diba? Ang tagal. Ganon katagal, ganon ang masonry na nakita ko. Tapos, ito, balik tayo dun sa pagdako. Kung paano ako nag-start. Kasi gusto ko kaya lang, ayaw nila sa akin. Ang iniisip ko, pag hindi ko sinubukan, hindi ko makikita or hindi ko maiintindihan at hindi ko malalaman kung pasok ba ako or pwede ba ako. Diba? Binigyan nila ako ng parang test. Sabi nila sa akin, dahil nga ayaw nila sa akin, binigyan nila ako ng imposible na test. Imposible na na task. Hindi naman ganun kahirap yung task. Kaya lang, ipupush mo yung limit mo. Hindi naman lahat ng bagay is na mahirap is may kasamang pain. Hindi. May mahirap na may kasamang conditioning, mind conditioning, at mind torture, yan. Hindi din naman, balik tayo doon. Ang sabi nila sa akin, ipapanel interview ka namin, pero sa isang condition dapat mai-recite mo o makabisa mo ang Desiderata sa loob ng 2 araw. Yan, nakain na. Kaya lagi kong sinasabi, kung ikaw is nakausap na kita or nagkaroon na tayo ng talastasan or nagkaroon na tayo ng a conversation regarding masonry, lagi kong sinasabi na kabisahin mo ang Desiderata, kunin mo siya, baka makuha mo siya na 1 araw.
kasi magkakaiba naman tayo ng kakayahan sa bawat isa. Sinasabi nila, no, imposible yun, hindi pwedeng mangyari yun. Oh, ito guys, balik tayo sa kwento. Sabi nila sa akin, ipapanel interview nila ako or bibigyan nila ako ng pagkakataon para i-entertain kung makakabis ako ang disenderata sa loob ng dalawang araw. It means kasi that dalawang araw yun. Then sabi ko, sige po, yes sir. Ganun ang masonry kasi napakahigpit nun. Hindi naman mahigpit sa hazing or sa bagay na sakitan. Mahigpit sa oras, sa time. Mahigpit sa bagay na hindi mo saklaw. Kasi ang pain, pag nahazing ka, sa fraternity, pag nahazing ka, okay na eh. Diba? Dito hindi oras ang kalaban mo dito. Yun ang mahirap dito. Di, ito na. Binigyan nila ako ng dalawang araw para kabisahin ang desiderata. Imposible. Kasi, grabe naman ka. Ang haba-haba. Akala ko, may key siya. Ang haba pala. Ito na. Dahil sa kapstuhan ko na mapabilang at ma-entertain nila pansamantala. Talagang, ayun, kinabis ako siya ng dalawang gabi. Then, bumalik ako sa kanila para i-panel interview at i-recite ang desiderata. Kaya sa ulado ko yan, as in. Go placidly amid the noise and the haze. And remember what peace there may be on silence as far as possible without surrender. Yan. Hindi na yung mawawala sa isip ko kasi ang tawag ko dyan is guide. Ang tawag ko dyan is complete life guide. Tawag ko dyan. Kasi lahat ng pwedeng galawin ng isang tao or kung ano ang buhay is nasa desiderata na ang galing as in napakagaling ang sumulat niyan. Lahat nandyan. Envy, bitterness nandyan. Love, nandyan lahat. Family, sarili, nandyan ang old age, youthfulness, nandyan lahat. Kaya lang, ano siya, allegorical siya. Ibig sabihin, dapat makita mo yung bagay na hidden meaning niya. Magaling siya eh. Ayun, nakabisa ko siya. At dahil dun sa pagkakabisa ko ngayon, dahil sa present considerata, dyan nagsimula yung pag-entertain nila sa akin. Yan, and that is 2009. Grabe, no? Hindi pa yun yung ano, hindi ka pa, wala ka pang papel nun. Wala ka pang masan-masan nun. Wala pa yun. Ano pa lang yun? Parang nandun ka pa lang sa papansinin pa natin to, parang ganoon tol. Kaya ako po, abot ako, tapos halos lahat ng grand jurisdiction sinasamahan ko dahil during that time is nabuo pa yung mga iba't ibang grand lodges sa lugar na to. At siyempre, kapag may mason kang siyempre alam nila na nagsisik ka, kung ano yung treat mo dun sa isa, ganun din. Meron akong isang ito, hindi ko malilimutan to, isang esteraha, ibig sabihin esteraha is parang isang resort or parang isang resort siya. Tapos ako lang, tapos puro mason, tapos ako lang ang nag-iisa na seeker or knocker. Lahat ng dumadaan dun sa gate na yon is binabawan ko. Shit, sabi ko, kasi galaw apo eh. Yun ang lagi kong sinasabi, galaw apo. Kasi bago ako nagmasan is member ako ng Alpha Pi Omega Fraternity. Ayan. Ang galaw apo kasi, ito yun. Pag sinabi pong drop like a feather, alam na mga apo yan. Walang makakagalaw. Ayan. Lahat ng pumapasok sa gate at bumababa ng mga sasakyan, binabawan ko, hanep. Yung pala, ito na nakakatawa. May dumating, isang sasakyan sila. Eh, syempre, seeker ako eh. Bawagat ako, ang dami nila. Sabay sabi ko ng coffee or tea. Syempre, pinagtitimpla ko lahat dyan. Ng mga coffee tea. Yun na, ito na ang ironic doon, guys. Nalaman ko at the end of the day pagkatapos ng event, hindi pala mga mason, ibang fraternity
ganun ang service na nangyari sa akin. Yun lang. Yun ang isa sa mga bagay na naranasan ko at kung paano ako pumasok sa masonry. Kaya, ganun na lang ang pagmamahal natin. Ayan guys, yun muna sa araw na to. Siyempre, shout out Kuyang Franklin Xavier, Jean Grey ng X-Men, Light of the Guard number 107, Tri-Step Lodge number 99, Desert Light Military number 124, at syempre ang bagong bahay ng mga bayan ng superstar S.T. Kendall number 109 of the most worshipful Prince of Grand Lodge of Washington. Keep safe guys and God bless.